Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Naalala niyo pa po ba si Nelson Kabatik? Lumapit po siya sa ating tanggapan para ihingi ng tulong ang kalagayan ng ina sa Riyadh na ayaw pauwiin ng amo. Nagagalak po kami na kamakailan lamang ay na-rescue at naiuwi na sa ating bansa ang ina niyang si Priscilla. Sa tulong po ng ating mga kapatid sa DFA Umuwa at sa Philippine Embassy sa Riyadh ay mapayapa at mabilis pong naiuwi si kapatid Priscilla dito sa atin. Tunghayan niyo po sa susunod na pagtatanghal ng Buhay OFW ang buong kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pong inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang dinaluhan ng Buhay OFW na roundtable discussion para mapag-usapan, busisiin at hanapan ng solusyon ang epidemya ng contract substitution na nagpapahirap sa buhay ng ating mga OFW. Ikukwento namin sa inyo ang naging strategy ni kapatid Ronald Torres para mapalago ang kanilang catering business na bunga ng kanyang pagbabarko. At aalamin natin ang naging buhay sa bansang Papua New Guinea na mag-asawang Erbil at Leticia Escanio. Mga issue at kwentong buhay OFW po sa aming pagbabalik. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Isa sa isinusulong ng ating programang Buhay OFW ay ang makatulong sa pagsugpo ng problema ng contract substitution na talaga naman pong nagpapahirap sa kalagayan ng ating mga OFW. Sa pamamagitan ng pagsisiwala at mga aktual na pangyayari, base na rin po sa mga kwento ng mga OFW na nabibiktima ng contract substitution, ay umaasa po kami na makatulong sa paglaganap ng mga kaparaanan kung paano natin tutugunan ang suliranin na ito. Naging bahagi po ang Buhay OFW sa ginawang roundtable discussion on contract substitution na kinabibilangan ng mga sangay ng gobyerno na may kinalaman sa ating mga OFW at mga ahensya at NGOs na nagsusulong sa kapakanan ng ating mga migranteng manggagawa. Migrant workers sign altered contracts upon arrival at the host countries or just before departure. Now, these contracts, although obviously unfair or fake, are signed under duress so that the migrant workers have no choice but to sign it in order to recoup huge deployment expenses. Ang pangalawang kontrata na napipilitang pirmahan ng ating mga OFWs ay nagsasaad ng mas mababang sweldo at benepisyo
at kadalasan ay malayo at iba sa trabahong pinagkasunduan nila ng kanyang ahensya dito sa atin. Contract substitution is actually a violation of Section 6 of the Migrant Workers Act, Republic Act 8042. And it is also considered a form of trafficking in forced labor. What the victims realize after they file claims, especially abroad or here, is that the claims take eternity. You know? They take forever to resolve in government agencies. Sa mga ginawang pag-aaral, lumalabas na dekada 80 pa lamang, ay may mga nabibiktima na po ng contract substitution. Ang suliranin na ito ay may malaki ding epekto sa remittances na dapat sana ay pumapasok sa ating bansa, ngunit napupunta sa iilan bilang illegal profits. Just do your math. If, let's say, if only $100 is deducted monthly from the salaries of about 1 million workers, the deprivation of potential remittances annually is computed to be about 1.2 billion. And that is arrived at by multiplying $100 times 1 million workers times 12 months. Now, imagine the figures if there are 2 million worker victims. Ang POEA ay ang tanggapan ng ating pamahalaan na may jurisdiction sa mga kasong may kinalaman sa contract substitution. Who are the common culprits or offender of contract substitution are usually the recruitment agencies and at the same time the employer. Ayon sa Republic Act 10022 na Migrant Workers and Overseas Filipino Act, ang contract substitution ay isang prohibited act na maaaring humantong sa kasong kriminal. Meaning there's an imposable penalty of imprisonment in case you will be guilty of contract substitution. Under the POA, if you're a recruitment agency or if you're a licensed recruitment agency and you violated or you committed contract substitution, you will be penalized also by the POA by suspension. On the criminal aspect, you can be imprisoned. Ang kadalasang nagiging balakid para makapagsampa ng kaso ay ang requirement na kailangan maipresenta ang pangalawang kontrata. Sa puntong ito, nawawala ng laban ang ating mga OFWs dahil hindi naman sila binibigyan ng kopya ng substituted contract. Nakadaragdag din sa suliranin ang mga bansang hindi kinikilalang legal ang original contract na galing sa Pilipinas. Ito ang naranasan ng isang OWA welfare officer nang tulungan niya ang isang OFW sa Brunei. Ang sinabi ng immigration office at ng labor office doon, they do not honor the Philippine contract. Okay? Why? Because under Brunei law, the workers are required to be presented to the labor department to sign the Brunei contract na ino-authenticate ng labor department ng Brunei. It is in the labor law of Brunei na lahat ng foreign workers doon magsasign ng kontrata sa labor department. Karamihan sa ating mga kababayan na biktima ng contract substitution ay hindi na lang nagsasampa ng kaso at pumapayag na lamang sa settlement dahil sa wala naman silang perang pangtustos sa gastusin na kaakibat ng pagsasampa ng kaso. On our part, on the Philippine side, we are very eager in imposing sanction against contract substitution. But our efforts are futile in the sense that there must be a responsibility also on the part of the receiving state. Considering that most of the settlements are being done at the receiving state. Binigyan diin ng mga taga-POEA na kahit na nagkaroon na ng settlement sa ibang bansa, maaari pa rin magsampa ng kaso ang worker pag uwi niya dito sa Pilipinas. Napersa sila for whatever reason. Dito po pag nag-complain yan, meron pa rin recourse yung worker. Masking doon na api-api siya. Dito ho, pag napatunay talagang masking ano pinaprima sa kanya, alam naman ho natin dito para makauwi yung worker, pipirma masking ano. Yeah. And that was also my experience when I was posted in the Middle East. Pipirma yan, masking ano, makauwi lang siya. Because yun ang pwersa sa kanila eh. We will not give the visa unless you clear us. Yung settlement po sa abroad, kahit po pagdating dito mag-file yung
worker, pwede pa rin po. Hindi po sila nababar, ano. Marami pong cases na may settlement sa abroad, pero nag-file sila ng cases dito, naging liable pa rin yung agency. Hindi lang po sa POA yon, pati sa NLRC, ano. Meron po mga scenario na yon. Kasi nga ano namin, rationale namin doon, hindi porket na may settlement doon, is satisfied na yung worker. Kasi kung yung worker, satisfied siya, hindi na siya nag-file ng case. So on our part, we really want to prosecute and sanction those violators, ano, para malinis po natin yung industry. So, enforcement. Kung ating polo, labor attache, kikilos talaga at pupuntahan niya yung employer sa on-site, eh hindi naman po yun ang gumagawa eh. Yung mga local hired natin ang gumagawa ng inspection eh. Ano po mangyayari? Kasi hindi po makapag-arabic yung labor attache natin. So marami pong deficiency. Pero overall, umuusad po to, we have to go and move forward din dito. Maganda po itong umpisa to at sana sa, yung request ko, sa susunod, involve na lahat ang stakeholders para malaman po natin exactly kung paano sila makatulong. Sa mga kababayan natin na nabibiktima ng contract substitution, huwag po tayong matakot magsalita. Malaki po ang ating maitutulong sa pagsugpo ng epidemya na ito sa pamamagitan ng pagsisiwalat sa mga tao at ahensyang sangkot sa gawain na ito. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fukuidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukuidan Capsule, Look Young, Live Longer, A Gift of Health from the Sea, The Malaya Business Insight, EGI Pamuli Dawen Hotel, Lawad City. Nagsadya po ang Buhay OFW sa Santa Maria, Bulacan para dalawin ang isang OFW na ngayon ay isa ng matagumpay na businessman. Si kapatid Ronaldo Torres ay magandang ehemplo ng successful reintegration dahil mula sa pagiging OFW, ginamit niya ang kanyang pinaghirapang pera para magkaroon ng sariling pangkabuhayan. Sa tulong ng kanyang pamilya, umunlad ang kanilang business. At sabay sa pag-unlad ng kanilang negosyo ay ang pagtulong sa marami nilang kababayan. Nung nag-college ako, HRM, ang background ko is HRM, Hotel and Restaurant Management, 4 years. Tapos si misis ko, nutrition siya. So, after noon, nakapag-hotel din siya at ako naman nakapag-abroad sa cruise ship as waiter. So, siguro, obviously, yun palang background namin eh, is a perfect match para mag-start ng ganitong business. In the future, ito talaga ang tatargetin ko, catering. So, hindi naman nagtagal at natupad naman yung plans. So, ngayon, ito naman kami, nakaka 12 years na. Malaking catering business na ngayon ang T&J. Pero kagaya ng karamihang negosyo, nagsimula din sila sa maliit at unti-unti nila itong pinalago. Pangarap na talaga ni Ronald na magkaroon ng sariling pangkabuhayan. Para matupad ang kanyang pangarap, nagsiman muna si Ronaldo para may mapagkunan ng puhunan. Meron naman akong mga naunang kapatid na nasa cruise ship na. Habang student ako, nakakapagtrabaho na ako sa mga catering sa Makati. And then, nung time na nag-22 ako, natapos ko na rin yung mga documents para makapag-travel abroad. So at the age of 22, ayun na, nakapag-abroad na ako. Binata pa noon si Ronald. As I remember, masaya siya. Masaya kasi since hindi naman to yung katulad, i-compare mo sa ibang barko na mga cargo, na iilan lang ang tao makikita mo. Yung sa amin kasi cruise ship, international ang mga pasahero, iba-ibang lahi ng tao makikita mo at makikilala. Ganon din sa mga crew members, international din ang crew members. Marami ring mga crew members na galing sa iba't ibang nasyon. So, masaya kasi yung mga company naman,
inaalagaan naman nila mga crew member. Dahil nakafocus si Ronald sa kanyang plano, sinisiguro niya na walang nasasayang sa kanyang mga pinaghirapan. Nung nasa kusip ako na bata pa ako at wala pa akong asawa, yung pinapadala ko sa mother ko ay nag-start kami na magpatayo ng sarili kong bahay. Una, nakabili ako ng lote, and then nakapagpatayo ng bahay. And then, after noon, nakilala ko na si Mrs. at nagpakasal na kami, and then nag-start na yung business. Pero continuous yung progress, continuous yung success. Wala naman na bakanting buwan o taon na hindi maganda. Laging maganda yung taon. Sabi ni Ronald sa sarili, 10 taon lang siya magbabarko para makapag-ipon at makapagtayo ng business. Pagkatapos ay mag-for good na siya para makapag-concentrate sa kanyang business. Mas maganda kasi na meron kang sarili mong business na ikaw ang may control. Compared dun sa nasa company ka, na hindi mo alam kung ano ibibigay sa'yo ng company. Kung yung company ba ay mababankrupt, hindi mo alam. Hindi ka tulad ng business, ikaw ang may control. So maganda naman at okay naman yung business, nag-grow naman siya. Nasimulan ni Ronald ang kanilang catering business nung ika-ninth year niya sa barko. Habang nasa barko ako, yung business nagsisimula na with the help of my wife, saka itong aking mga mga parents-in-law. Pinagtulong-tulungan namin, sila yung nandito, sila yung nagsusupervise. Ako naman, doon kumakayod sa barko, nagpapadala ng kapital. And then, kung ano man yung sabihin nila na, o kailangan natin bumili nito. Sige, walang problema sa akin yan. Kasi gusto ko talaga, supportahan to eh. Wala akong ibang priority kasi yung mga anak naman namin, maliliit pa ng time na yun. So, sabi ko walang problema. Kung ano yung kailangan natin doon sa business, pagsisikapan ko dito at ipapadala ko sa inyo yung kapital para mag-grow tayo. Since nasa barko si Ronald, ang may bahay niya na si Elisa Joaquin Torres ang physical na nakatutok sa business. Everyday po siyang tumatawag. Natanong po niya kung ano yung condition ng business, kamusta yung ganyan, ganito, may kulang ba ng ganito, ganyan. Lagi po siya nakasuporta. Kahit po wala siya physically. Ang ina naman ni Lisa na si Mama Nene Joaquin ay nakasuporta rin sa mag-asawa. Talaga tutok na suporta kasi nag-umpisa lang talaga sa maliit na 100 o 200 plate lang. Walang sasakyan, meron lang kami isang PUJ tsaka trerel. Yun lang ang ginagamit namin. Ngayon, pagpapakilala, ayaw pang humarap po minsan ni Lisa sa mga customer. Dilendiro niya kakayanin. Sabi ko, diyan ka na rin matututo sa hanap buhay mo. Sana pagbutihin pa nila kasi handyan na eh. Talagang konting lang, ingat sa pagkain nila, yung mga sawayeter, konting disiplina sa mga tao. Kasi mapakaraing kakompetensya. Kaya kailangan talaga gandahan ang ng pagkain, servisyo. 6 years na noon ang TNJ at 15 years nang nagbabarko si Ronald nang magdesisyon siya mag-retire bilang seaman at mag-focus na lamang sa kanilang hanap buhay. Aminado si Elisa na meron siyang agam-agam sa naging desisyon na iyon ng asawa. Natakot din po kasi po, hindi po unlike na nasa abroad siya, hindi po ako ganun kapursige na maghanap buhay ng catering. Siyempre, umaasa po ako na may kada buwan ay may dumadating na pera. Hindi po unlike na tumigil siya, talagang puspusan po yung trabaho namin. Bali, yung maghapon po, kulang pa po sa amin. Pag-uwi ni Ronald, doon naman bumulusok pataas ang kanilang catering business. Mula sa kapasidad na 200 plates a day, umaabot na sila ngayon ng 1,500 plates a day. Kung sinasabi lang na key to success, napakarami niyan eh. Kung hindi ka kasi ang daliri mo sa bilang niyan, merong 100 mahigit yan, baka 1,000 pa. Pero sa ngayon, ang masasabi ko ngayon, employee. Kailangan alagaan mo employee. Kasi sila yung frontliner eh. Sila yung lagi nakaharap sa customer. And then, yung mga nagluluto sa kusina, sila naman yung nagpupusige para lalo sumarap yung pagkain at magustuhan ng customer. Sa side ng mga waiter, sabi ko na sila yung frontliner. Kung ano man yung maging problema doon sa event, kung ano man yung on the spot na request ng customer, na hindi namin alam, kayang-kaya lang isolve kahit na wala kami, inasosolve nila. Si Mrs. ko, napakagaling sa customer.
kung ako, maalaga ako sa mga empleyado. Siya naman nakapokus sa pag-aalaga ng customer. Talagang ang customer, halos yakapin siya sa tuwa pagka nagiging successful yung event. Natupad na ni Ronald ang kanyang pangarap na magkaroon ng sarili at matagumpay na hanap buhay. Sa puntong ito, hindi lang ang pamilya ni Ronald ang masaya sa narating ng kanilang catering business. Higit na masaya ang kanyang mga kababayan na kanilang natutulungan. Kagaya na lamang na mag-asawang Efren at Merna Linda, mga tauhan sa kusina ng TNJ. Pag-aaral ng mga anak ko, tsaka ibang gamit sa bahay, dito po namin nakuha. Ako po kasi nung una po ako dito, Labandera lang po, 2006 hanggang 2009. Tapos po, after nun po, nakuha po ako sa kitchen. Tapos, simula po nung nasa kitchen na po kami, nakakuha po kami ng hulugang lupa. Nagkaroon po kami ng sariling bahay dahil po sa TNJ. Tapos po, yung pag-aral ko po, pag-aral po ng mga anak ko, college na po sila ngayon. Dito rin po namin kinukuha yung pang-araw-araw namin pangangailangan. Ang kanilang waiter na si Edwin ay 5 taon na sa TNJ. Para sa akin, maganda sila kalasing amo kasi usually, sila yung amo na hindi nagbabantay sa tao. At least may tiwala po sila. At least, ikaw din mga empleyado, syempre kung gusto ka mapagkatiwalaan, bigay mo rin yung biyaya para din na binibigay din nila sa'yo. Kumbaga, kung anong binibigay nila, bigay mo rin yung tamang ano, pagtatrabaho at tiwala din nila sa inyo. Sa laundry department naman, si Mylene. Panggasto sa mga estudyante, yung pagkain namin, tsaka napag-aaral ko na maayos yung mga anak ko. 6 years na si Annalisa sa TNJ bilang food attendant. Yung anak ko ay nakapag-aral sa college, tapos yung mga anak ko dito. Kasi ano nga kami, gipit kami nung time na yun. Sila yung nakaside sa amin na ano ba kailangan mo. Yun po. Tsaka napasar po na maging amo kasi nasa kitchen kami, meron kaming lalakad kami nung nakaraan lang, nasa Baguio kami. Sila po yung nag-ano sa amin kasi sobrang trabaho nga daw po. Napakasarap po nila maging amo. Pagka-emergency yan, kahit po hating gabi, te-text mo yan o tatawagan mo yan. Basta tauhan po. Kung sabi mo, ma'am, kailangan namin ng ganito, ma'am, ganyan. Bigay naman po sila. Hindi po sila nagdadalawang isip na magsabi ng bakit, kailangan, para saan. Basta open po sila, open door po talaga sila. High school pa lamang si Brian. Nagwa-waiter na siya sa TNJ. Nasa 3rd year na siya ngayon sa kolehiyo. Ang kanyang ina ay isang OFW sa Dubai. Kagaya ni Ronald, nais ding mag-cruise ship ni Brian. Yung mga experience ko sa TNJ, nagagamit ko po sa school. Kasi yung mga kinikita ko, mga pantustos ko sa school kasi magastos nga po yung course ko. At the same time, nakakasama ko rin po yung mga classmates ko, kaibigan ko, sa trabaho ang ginagalaw ko. Di lang po basta trabaho para sa akin to eh. Kumbaga, minahal ko na rin po na ito na po yung para sa akin na magiging trabaho ko, mga pag-aaralan ko po. Lagi. Malaking tulong din ang TNJ para makapag-abroad ang kanyang ina. Tumapit po kami kay Ma'am Lisa, kay La Boss Ron. Natulungan po kami na makaalis po yung mami ko na magpunta ng Dubai. So up to now po, mga 4 years na, pabalik-balik na lang po ng Dubai yung mami ko. Nagsimula bilang food attendant, reservation assistant na si Fina ngayon. Nag-aaral pa po ako, nandito na kasi ako. Bago ako graduate, dito na po ako, akala ko nga po mawawala eh. Kasi OJT ako, hindi ako nakakapag-ano sa kanila, pero tinanggap pa rin nila ako. Yun yung super thankful ako, ang laki na natulong nila kasi sa family ko, parang nakakapagbigay na ako sa mga kapatid ko. Kapag kailangan, nahihingian ko din sila ng tulong. Ayun po, madali po silang takbuhan. Head waiter na ngayon si Jay, 2nd year HRS student. Para po, yun nga po, matulungan ko yung sarili ko, parents ko, sa sahod na nakukuha ko po dito sa TNJ. Bali, yung mga kinikita ko po dito, iniipon ko po hanggang sa makuha ko po yung pinaka-tuition fee ko po. Hi, OFW.
Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Pashum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, As Green As It Gets, EGI, Albergo Di Ferroca Hotel, Baguio City, Where Every Day Is a Holiday, APG, International Aviation Academy Incorporated. Ayon sa talaan ng POEA, patuloy ang pagdami ng mga overseas Filipino workers sa bansang Papua New Guinea. Kasalukuyang nasa higit 23,000 ang bilang ng mga migranteng Pilipino ang kasalukuyang nakikipagsapalaran doon. Ang pagpapadala ng mga teachers ay bahagi ng bilateral agreement sa pagitan ng Papua New Guinea at Pilipinas. Ang mga Pinoy teachers sa Papua New Guinea ay posibleng kumita ng 700 to 800,000 pesos kada taon. Ang Papua New Guinea, sila po ay colonized ng Australia, British colony yun. 1975 attain sila ng independence. Ang panahon na yun siyempre hindi pa kasing progressive ngayon. At sa panahon na yun ay maraming teachers, mga technical men ang hinhire mula Pilipinas, kahit may mekaniko, lahat-lahat. Oo. Upang at least matulungan ang bansa nila kahit sa technology, kahit sa lahat ng mga technical skills. Si kapatid Erbil Escanio Jr. ay isa sa mga teachers na nakapagtrabaho sa Papua New Guinea noong dekada 90. Ang unang appointment ko ay as head of department, special department. Banda huli ay napromote ako principal, academic. Tubong Iloilo si kapatid Erbil, samantalang taga Cebu naman ang kanyang may bahay na si kapatid Leticia. Mag-penpal sila noon at dito sa Maynila sila nagtagpo at nanirahan. Empleyado noon sa San Miguel Corporation si Leti, samantalang teacher sa Makati si Erbil. Noon pa na iman talaga ay plano ko mag-abroad. Kung anong mga interview doon, pinupuntahan ko, bagal dalawa pa lang ang aming anak. May talaga ako may pagnanasa kung magpunta sa abroad. So, kasagutan po, sinagot ang aking panalangin. At napalad na out of 700 applicants all throughout the Philippines, isa ako sa nakuha at 37 kami. 1996, nung tumulak sa Papua New Guinea si kapatid Erbil, matapos ang isang buwan ay nakasunod si kapatid Leti at ang dalawa nilang mas nakababatang mga anak bilang dependents. Medyo natuwa rin ako for a change of environment at saka mga people na makakadil mo. Medyo nanibago din si kapatid Erbil sa kanya mga estudyanteng Papuans. Ang kwan, katutuwa. Una po, ang medyo may instruction doon ay really English. Tapos ang kanilang pinaka-dialect doon, Pidgin. It starts on English, broken English. Halos naintindihan din namin at isa pa po sa school, ibang discipline. Sa estudyante doon, kung may set work sila, activity, pag iniwanan mo yan, pagbalik mo, yun pa rin. Dito harap-harapan na ano-ano nang ginagawa ng estudyante. Discipline doon, okay, sa classroom. Naging very challenging para kay Erbil ang naging trabaho doon. Pagdating namin doon, magulo ang estudyante at yun din ay problem school yun eh. Dahil boarding school. Now, nagkaroon ng crisis committee nasaan ang estudyante nito ay against sa isang province. Bandang huli, nag-fuse sila at saka against sa administration. Ang crisis committee was formed. Pito lang kami. So, ako ang co-chairman. Ang assignment ko ay ang mga renovations administration, renovation ng dorms. So, meron kaming 4 na dorms o 5 dorms na ginrenovate.
stop houses. Samantalang nakapasok naman si Letty bilang registrar sa eskwelahang pinagtatrabahuhan ni Erbil. Sa kanyang pagdating pa lamang, naisaayos ang sistemang pang-financial ng eskwelahan. Wala hong records ang school. Bakit? Kasi yung mga previous registrars, sinisira nila yung records. So, nung time na yon, sabi ko, hindi ko sila matutulungan sa previous years. Dahil ito ang umpisa ko. So, dito sa umpisa ko, dito pa lang ako magkakaroon ng records. Medyo nahirapan si Letty sa pagpapatupad ng maayos na sistema. Pero hindi siya nagpatalo o nagpa-impluensya sa maling gawaing nakasanayan nila. Kasi ako, sagot ako sa education plus sa governing council nila kung anong ginawa ng pag-spend ng pera. Isang salita po, may pagbabagong naganap. May mga sumusunod, meron pa rin talagang matitigas. Meron man silang conflict o hindi pagkakaunawaan pagdating sa work ethics ng mga tao. Nakatagal pa rin ang mag-asawa ng 15 taon sa Papua New Guinea. Malaki ang mga improvements sa school din ay nagawa ko. Una, maliban ng physical feature ng school and change namin, ang sistema ng activities. One, for the whole year activities, monthly or per term yan, nakalapag na yung activities niyan. Sa students, ano activities, ako yung one timetable eh. Teachers activities, lahat yan, in-service, training yan, lapag na lahat yun. Ibig sabihin, systematic ang ano ko. Binahagi sa kanila ni Erbil ang angking galing at sipag ng mga Pilipino pagdating sa trabaho. Emphasize ko talaga, being a Filipino teacher, ang dedication sa trabaho. 2011 na mag-retire ang mag-asawa at nag-for good na sa Pilipinas. Tapos na rin sa kolehiyo ang kanilang 4 na anak. Sa kabuuan, naging very fulfilling naman para kay Erbil at Letty ang kanilang pagtatrabaho sa bansang Papua New Guinea. Magiging turning point yon sa aming buhay mula sa teacher dito at nagpunta doon sa ibang bansa, there's a change. It's educational to go abroad to intermingle with other people, other nationalities. And share your potentials. Enjoy kami. Maging sa town. Kaya naging presidente na ako ng ang ECPIC Association, Philippine Association doon. At activities sa school ay at mga projects sa community, they should have community and school participation, involvement. So, may nagawa kami doon sa town na yun, ano man mga projects. Naiba rin ang aking pananaw, no? Kasi marami akong na-meet na tao, Filipinos, other Filipinos na naka-base doon, mga Australians, Indians. So, maraming nationalities din. Gusto din namin mabago. In one way or another, minimal, may pagbabago. Hi. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, As Green As It Gets, A Fucoidan Capsule, Look Young, Live Longer, A Gift of Health from the Sea, Southville International School and Colleges, maninirahan ng makamit pangarap na inaasam. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad sa iyong pagsisama. Isang malaking selebrasyon ang naganap sa barangay Muluwok, Paranaque
para sa inauguration ng kanilang newly renovated Barangay Hall at Rotary Homes at ang magkasabay na pagdiriwang ng kaarawan ng magkabiyak, Barangay Captain Dudes Animal Antipuesto at Konsehal Lamiles Matudnila Antipuesto. Bago po naganap ang nasabing blessing ng napakaganda at eleganteng Barangay Hall, naganap muna ang blessing at turnover ng 16 units Rotary Home sa St. Paul Street. Ang pabahay na ito ay bahagi ng libreng pabahay program ni Barangay Moonwalk Barangay Captain Dudes Animal Antipuesto kasamang ating konsehala Miles Matudnila Antipuesto. Katulong pa rin po ang Rotary Club of Parañaque East. Sa nasabing blessing at turnover, full force ang suportang ipinakita ng mga taga-Parañaque sa pamumuno ni Parañaque Mayor Edwin Olivares at ang kanyang may bahay, Vice Mayor Rico Goles, Konsehala Miles Matudnila Antipuesto, ang presidente ng League of Barangay Captains ng Parañaque City na si Barangay Captain Jeremy Marquez at ang mga kinatawan ng Rotary Club of Parañaque East sa pamumuno po ni Daddy Benson. Nagpakita rin po ng buong suporta ang mga namumuno ng ating Rotary Club International District 3830 sa pamumuno po ng ating very own best governor dito, Polona. Nandoon din po para makiisa ang ating past district governor, Susan Tamaria, Sid Garcia, Romeo Cruz at district governor nominee designate Ed Avsilius. Kasama pa rin po ang inyong lingkod bilang presidente or best president ng ating Rotary Club of Makati Nielsen. Kaibigan, una-una gusto kong ilarawan sa inyo kung ano ang swerte na dumako sa inyo, nimpal. Dito nyo, nakatira lang tayo sa gilid ng ilog. Tapos, binili ni Kapitan Dudes itong lupa na ito. So, 800 square meter tayo. Doon ang hakop. Kaya nabuo tayo. Ha? Nabuo tayo. Anong ginawa ng barangay? Nag-ordinansa kami. Kasi nung ako yung upan niya, sama ko yung aking mga kagawad. Sabi ko sa inyo, isa sa mga programa natin, na magkaroon tayo ng programa, pabaha. Makikinabang ba kayo? Makikinabang kayo. Pero kailangan, idaan natin sa tinatawag na membership. Laban man sa puso't kalooban, ikaw ay aalis at sila'y iiwan sa ibang bansa. Kinagabihan po ay nagkaroon ng masayang pagsasalo-salo kung saan ang lahat ay nagtipon-tipon para sa blessing ng Greek-inspired Barangay Hall ng pamahalaang Barangay Moonwalk. Umaapaw ang pagkain at inumin at meron pang live band at mga guest performers. Naroon para makiisa ang mga barangay captains at kanilang mga kagawad mula sa 15 barangays na bumubuo ng Parañaque City. Naimbitahan po ang inyong lingkod para tumanggap ng karangalan bilang isa sa nagkaroon ng kontribusyon sa pag-unlad ng Barangay Moonwalk. Plaque of Recognition and Merit awarded to Miss Marisa Delmar by virtue of 6th SB Resolution No. 15012 for consistent and incessant advocacy on television hosting for the program Buhay OFW-TV for the further empowerment and strengthening of barangays in the overall scheme of national development. Ang Barangay Hall ay simbolo ng patuloy na pag-unlad ng Barangay Moonwalk sa pamumuno po ng ating Barangay Captain Dudes Animal Antipuesto at Konsehala Miles Matudnila Antipuesto. Gusto po nilang magkaroon ng symbolic legacy ang kanilang pamumuno para sa kanilang pangarap ng napakagandang bayan para sa Barangay Moonwalk. Susunod na Buhay OFW, aalamin natin mula sa Philippine Retirement Authority or PRA kung ano ang mga businesses at investment ang naghihintay para sa ating mga balikbayan. Bakit mga OFWs ang nagiging sentro ng mga nobela ni Kyra Isabel?
at ano ang mga hirap na mga pinagdaraanan sa buhay ni OFW Arnel Henzola bago niya nakamit ang tagumpay sa buhay. Kasama pa rin po ang Buhay OFW at ang ating Rotary International District 3830 sa ginanap na Peace Award. Abangan po ang ating mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive-In Wall Cladding System, as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG International Aviation Academy Incorporated. Alipin sa ibang bayan, ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay ko, kailangan ng ang mga